Magandang umaga po sa inyo aking mga manonood at sa iyo rin binibining Crystal Jane Basa. Bago po ang lahat, ako po muna ay magpapakilala sa inyo. Ako po si binibining Menely Joyce Limbaga mula po sa Section 1B na kumukuha ng kursong BS Ed Major in Filipino. Sa araw na ito ay aking itatalakay sa inyo ang maikling kwentong pinamagatang Si Ama ni Edgardo M. Reyes. Aking itatalakay sa inyo ang mga mahalagang detalye na kailangan nating malaman at alamin tungkol sa maikling kwentong ito. Sa unang bahagi ay aking itatalakay sa inyo ang pamagat ng akda. Sumunod ay ang pagkilala sa may akda, tema o paksa, tauhan, banghay ng kwento, ang tsoryong pampanitikan na makikita sa kwento, at ang mga bisa nito o aral na ating mapupulot sa pagbabasa ng maikling kwentong Si Ama ni Edgardo M. Reyes. Ngayon po ay atin na pong sisimulan ang aking pagtatalakay. Sa unang bahagi ng aking tatalakayin sa inyo ay patungkol sa pamagat ng akda. Masasagot sa bahaging ito ang katanungang ano nga ba ang nasa likod ng pamagat na ito o bakit ganito ang naging pamagat ng maikling kwentong ito. Sinasabing ang pamagat na Si Ama ay akma sa diwang nais iparating ng kwento sa mga mambabasa, sapagkat nakatulong ang pamagat ng kwento para mahikayat ang mga mambabasa na basahin ang kwentong ito, dahil lahat naman tayo ay may ama at nais nating malaman kung anong katangiang taglay ng ama sa kwento. Maiuugnay din dito ang kakaibang ugali ng ama sa sarili-sariling tatay at malaman ang dahilan kung bakit ganoon ang pinapakita ng ama sa kwento. Sumunod ay ang pagkilala sa may akda. Sa bahaging ito, aking ipapakilala sa inyo ang may akda ng maikling kwentong Si Ama. Ang may akda ng maikling kwentong ito ay si Edgardo M. Reyes. Si Edgardo M. Reyes ay isinilang noong September 20, 1936. At pumanaw noong Mayo 15, 2012. Siya ang isa sa mga tinaguriang haligi ng kontemporaryong panitikang Pilipino. Ilan sa kanyang mga nasulat ay ang Laro sa Baga, Sa Mga Kukunang Liwanag at Ligaw na Bulaklak. Ang kanyang mga likha ay unang natampok sa Tagalog na magasin na Liwayway. Bukod sa pagiging isang manunulat, si Edgardo ay isa ring mahusay na screenwriter, nobelista at kwentista. Ilan sa kanyang mga likha tulad ng Laro sa Baga at Mga Uod at Rosas ay nagkamit ng mga papuri. Ang mga ito ay nakilala sa buong mundo at naisalin sa iba't ibang wika. Ngayon naman sa bahaging ito ay aking itatalakay sa inyo ang tema o paksa ng kwentong ito. Ang Si Ama, Edgardo M. Reyes, ay tungkol sa isang tatay na kakaiba, sapagkat malayang malayo ang ugali niya sa mga karaniwang tatay. Isa siyang ama na may sariling paninindigan sa buhay, katulad ng hindi pangungutang sa ibang tao, hindi paghingi ng pera o tulong sa kanyang pamilya, at hinahayaan niya ang kanyang mga anak na magdesisyon sa buhay, lalo na kung ito ay tungkol sa pag-ibig. Ikwento rin sa akdang ito ang naging ligawan ni ama at ni ina, kung paanong nagpakatotoo si ama upang makuha ang loob ni ina. Ito rin ay tungkol sa isang ama na may magandang kaugalian gaya ng pagiging responsable at pagiging masipag. Sa kwentong ito ay masasabing ang ama ay nagtataglay ng ugaling mataas ang pride na siyang naglayo sa kanya sa kanyang mga kapwa. Ngayon naman, sa bahaging ito ay aking ipapakilala sa inyo ang mga tauhang gumanap sa maikling kwentong ito. Una ay si Ama. Si Ama ay isang maprinsipyong ama, mapagmahal at maabilidad. Ina. Si Ina ay masunurin sa asawa, butihing asawa't ina. Si Ingkong. Si Ingkong ay ang tatay ni Ina. At ang kanilang mga anak, si Ate Maring, ang panganay na anak, si Kuya Sileno, ang pangalawang anak, si Dikong Ige, ang pangatlong anak. Ngayon naman, aking ipapakita sa inyo ang buong kwento ng Si Ama, Edgardo M. Reyes.
Narito ang buong kwento ng si Aman Edgardo M. Reyes. Ngunit hindi ko na lamang ito babasahin sa inyo sapagkat mas hahaba na ang ating oras. Bagkos ay akin kayong tatalakay ng banghay o ng buod ng maikling kwentong ito. Kung nais ninyong basahin ang buong kwento, ay maaari ninyo itong hanapin sa Google at sa iba pang mga websites. Sa unang bahagi ng kwentong ito ay ipinakita ang kakaibang katangian ng pangunahing tauhan na lalong nagpabigay katanungan sa mambabasa kung bakit ganoon ang ugaling taglay ng ama sa kwento. Sa bahaging ito ay pinakita kung gaano kaprinsipyo ang ugali ng ama. Malinaw na ipinakita ang kanyang ugali at kataasan. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob at lalong ayaw niyang mautangan ng loob. Ngayon naman sa gitnang bahagi ng kwento. Sa bahaging ito, mabibigyang linaw ang sinasabing pagkakaroon ng ama ng isang sakit ng tao na ang pagkakaroon ng pride na siyang naging dahilan ng kanyang paglayo sa kanyang kapwa. At ito rin ang nagtayo ng pader sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Sa kabilang banda, maituturing na huwaran ang ama sa kalagitnaan sapagkat sa kabila ng kahirapan ay naitaguyod niya ang kanyang pamilya at napagtapos niya ang kanyang mga anak sa kanilang pag-aaral. Sa huling bahagi ng kwentong ito. Sa huling sandali ng buhay ng pangunahing tauhan ay nabigyan ng pagkakataon ang mga anak na gawin ang mga ito ang matagal na nilang nais gawin. Ito ay ang mapagsilbihan at mapatikim ang ginhawa sa mga magulang. Subalit hanggang sa huling sandali ng buhay ng ama ay hindi niya binigyan ng pagkakataon ang mga anak na maisagawa ang kanilang nais na libing sa ama dahil nag-ipon ito ng sariling pera para sa isang aba at payak na libing. Ipinakita ng pangunahing tauhan ang pagiging maprinsipyo niya, ngunit dahil dito damang-dama ang dangal ng pangunahing tauhan. Ngayon naman ay aking itatalakay sa inyo ang tsoryang pampanitikan na makikita sa maikling kwentong ito. Ipinakita sa kwento na ang pangunahing tauhan ay maprinsipyo, gayong malinaw na ang ipinakikita niyang ugali ay kataasan. Sa kabilang dako, may tuturing na huwaran ang ama. Dahil sa kabila ng kahirapan, ay naitaguyod niya ang kanyang pamilya. Kaya, ang tsoryang pampanitikan na nangingibaba sa kwento ay ang tsoryang existentialismo. Ayon sa tsoryang existentialismo, ang tao ay dapat mabuhay bilang tao. May kamalayan, walang makagagawa nito maliban sa kanyang sarili. Bawat problema niya ay kanya-kanya lamang. Sa tsoryang ito, ay tangi siya lamang ang may karapatan na magdesisyon kung paano niya gugugulin ang panahon niya habang siya ay nabubuhay. At ang pag-uugaling ito ay malinaw na pinapakita sa kwento. Ang ugaling ito ay malinaw na tinataglay ng pangunahing tauhan sa kwento na si Ama. Ngayon naman ay aking itatalakay sa inyo ang mga bisa o aral na mapupulot sa pagbabasa ng maikling kwentong ito. Una ay ang bisa sa kaisipan. Bilang isang tao, tungkulin nating tumulong sa ating kapwa nang walang hinihinging kapalit. Dapat ikaw ay marunong dumamay sa iyong kapwa upang pagdating ng araw na ikaw naman ang mangailangan ay may tao kang mahihingian ng tulong. Lahat ng tao, mayaman man o mahirap, marunong man o mangmang, ay may karapatang umutang at tumanaw ng loob sa kapwa. May mga bagay na hindi natin alam gawin, subalit nagagawa ito ng iba at vice versa. Kaya, nararapat lamang na tumulong tayo sa ating kapwa ng buong puso at walang hinihintay na kapalit. Sumunod ay ang bisa sa damdamin. Ang damdamin na namutawi sa kwento ay ang pagkakaroon ng prinsipyo sa buhay na naging daan para maging matibay ang pangunahing tauhan para magsikap sa buhay. Sa kabila ng kahirapan ay naitaguyod niya ang kanyang pamilya at napag-aral ang kanyang mga anak. Masasabing isang huwarang ama dahil lahat ng trabaho ay pinasok nito. Nagtiis na tumira sa bahay na luma at pawid at kailan may di umasa kanino man para maitaguyod ang pamilya. Maaari ring masabi na nagmamahal ang ama sa kanyang mga anak
sapagkat ayaw niyang makadagdag pa silang mag-asawa sa mga responsibilidad ng kanyang mga anak. At ang panghuli ay ang bisa sa asal. Hindi masama ang magkaroon ng sariling prinsipyo kung maganda naman ang hangarin mo para sa iyong sarili at pamilya. Basta, hindi ito makapagdudulot ng kapahamakan sa pamilya at kapwa. Sana kahit sa huling sandali ng buhay ng pangunahing tauhan ay nabigyan ng pagkakataon ang mga anak na gawin ng mga ito ang matagal na nilang nais gawin. Ito ay ang mapagsilbihan at mapatikim ang ginhawa sa mga magulang sa abot ng kanilang makakaya. Kaya habang maaga pa, ipadamanan natin sa ating mga magulang ang ating pagmamahal at paggalang sa kanila bago pa mahuli ang lahat. Yan lamang po ang aking bahagi. Nawa po ay may natutunan po kayo sa aking itinalakay sa inyo sa araw na ito. Yan lamang po at maraming salamat. Mag-ingat po tayong lagi. Paalam po!